Hello po mga kamisteryos ko out there. Malambing naman oh. May bago kasi tayong channel. At patungkol ito sa mga true crime or mga misteryo ng pagkamatay ng mga kilala at hindi kilalang tao sa buong mundo. Ang pangalan ng bago nating channel ay Kamisteryo Murder Collections. Sana naman magpahanggang sa new channel po natin ay masuportahan niyo po ako. So, road to 1,000 subscribers po tayo ha. Maraming salamat po. At umpisa na natin ang kwento. Bakit ba naman kasi hindi mo pa ipaalam sa mga nanay mo na nandito kayo at nangungupahan para may makatuwang ka sa pagbubuntis mo? Uy! Uy, Jolan! Nakikinig ka ba? E paano kung wala ako dito, tapos biglang umilab yung tiyan mo? Paano ka na? Kahit di na lang ikaw ang isipin mo, kahit yung baby mo na lang. Ano ba, Gemma? Tanan nga, di ba? Tanan! May nagtatanan ba naman na nagsasabi kung saan sila matatagpuan? Kung di mo gusto na nandito, be, okay lang naman. Kaya ko na sarili ko. Sorry. Na-stress lang talaga kasi ako. Alam mo naman si Jake, maghapon wala yun. Dahil sa trabaho niya. Pero kahit naman ganun eh, naisip niya na dito kami maghanap ng mauupahan malapit sa pinagtatrabahuan niyang construction site. At alam ko na isang tawag ko lang. Kung magkaroon man ng emergency, eh makakauwi agad siya. Okay. Ang akin lang naman, para sana kahit kapatid mo, ipadala dito nila nanay mo. Para man lang, may makatuwang ka man lang, be, sa gawain dito. 7 months ka na nawala sa piling nila, tita. Alam man nila na nagtanan ka, pero wala na silang sama ng loob dun. Dahil mas iniisip na nila ngayon kung ano ang maitutulong nila para sa magiging apo nila. Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Sino pa? Adi ang tatay mo na nag-aalala sa'yo. Lagi ko silang nakakausap nila, tita. Alam nila na alam ko kung nasaan ka. Pero dahil nga sa sinabi ko na di ko pwedeng ibuko kung saan ka matatagpuan dahil kung mangyari yun ay baka lumipat ulit kayo ng mauupahan at baka mangyari yun. Baka pati ako, hindi mo na pagtiwalaan sabihan kung nasaan ka at talong wala kaming maging update kung ano na ang lagay mo at na magiging apo nila. O sige, hayaan mo, pag-usapan namin ni Jake. Kinagabihan, ay pagod na umuwi ang aking asawa mula sa trabaho. Bakas dito, ang pagkahapo at ang kaitiman na tinamu nito sa maghapon na pagkakabilad sa araw. Agad akong naghanda ng makakain namin at ng isang malamig na panulak naman. Ay, wow, para naman ito, mapreskuhan man lang ang aking asawa. Pagkatapos nito na magpalit ng pambahay na damit at maghugas ng mga kamay ay pinagsaluhan na namin ang niluto ko na adobong manok na may pinya. Ang paborito niyang ulam. Masaya kami na kumain habang nagkukwentuhan. Hindi ko pa rin malaman kung saan ko ipapasok ang topic patungkol sa pagpapaalam kina nanay at tatay sa kinaroroonan namin. Para naman, bago man lang ako manganak ay maayos na muli ang aming samahan at wala ng tampuhan at masisilayan nilang kaagad ang apo nila. Natapos na lamang kami at nakahiga na upang makapagpahingay. Ni hindi ko nasabi ang nais kong sabihin.
Good night, mahal. Good night, baby. Mwah. Need na mag-sleep ni daddy, ha? Kasi bakbakan na naman bukas sa work. Good night. Good night, mahal. Love you, mahal. Good night. Good night, baby. Sige na, mahal. Pahinga ka na. Paantok lang din ako. Maya-maya pa nga ay nakatulog na kaming parehas. Nagising na lamang kaming mag-asawa sa mga kakaibang huni na hindi namin mawari kung saan nanggagaling. At nasa syudad rin kami naninirahan. Kaya napaka-imposible na magkaroon ng mga ibon na mukhang malalaki kung ibabase namin sa mga huning ginagawa ng mga ito. Magdamag kami na halos inuuga ng kung anuman na mga nilalang na iyon. Pero syempre alam na namin ang mga oras na iyon na hindi simpleng ibon lamang ang mga iyon. At kung anong klase ng mga nilalang ang nasa paligid ng aming bahay. Mga aswang. Unang beses namin na naranasan ng mga ganoong pangyayari. Mula nang nagsimula kami na manirahan doon. Para kaming nililindol. Halos maglaglagan ng mga gamit namin. Pero wala namang lindol na nagaganap o naganap ng gabing iyon. At ang bahay na inuupahan namin ay isang buong bahay na may kaliitan pero bahay na bato naman iyon at hindi kahoy. Mag-aalas 4 na din nata nang mawala ang mga kaluskos, mga misto lang pag-alog ng bahay at ang mga huni ng wakwak at ik-ik. At sa tagpong iyon, doon ko na-open kay Jake ang patungkol sa pagpapaalam namin kina nanay at tatay ng kinaroroon na namin. Nag-usap kami ng masinsinan at parehas naming sinang-ayunan na mas makabubuti nga na ipagbigay. Alam na namin sa magulang ko ang kinaroroon na namin. Higit sa lahat ay para maipaalam din namin ang mga naganap ng mga oras na iyon. Kinabukasan nga ay nakikiramdam lamang ako sa paligid ng bahay namin kung may mga marites ba na magchichismisan patungkol sa mga nangyari kinagabihan. Siguradong sigurado kasi ako na magiging topic yon. Ultimong nabutasan nga lang ng plastic na may 1 kilong bigas, pinagchismisan ng mga chismosa sa amin eh. Yun pa kaya na may mga dumayong aswang sa bahay kagabi? Tiyak, di makakaligtas sa mga makakating bibig ng mga marites yon. Lalo na yung ingay na halos umaalingaungaw sa katahimikan ng magdamag ay tiyak. Lahat ng chismosa sa amin ay nagising sa ingay na yon. Ay, Alinminda, kahapon nung nasa bayan ako, siguro mga alas 7 ng gabi, may narinig ako nagkwekwento ang dalawang lasing. Sabi niyo sa pare, ang bilog ng buwan. Sabi ay, naman nung sa pare, hindi ang buwan, araw yan. Ay. Aba, akalain mong tanong sa akin, ano yun? At it sabi ko, amalay ko, at hindi naman ako taga dito. Nakakagulat na ni bahid ng pangyayari kagabi ay wala man lang akong narinig sa mga chismosa sa buong maghapon. Tila ba napasarap ang mga tulog nila at di nila narinig ang mga palahaw na huni ng mga nilalang kagabi na halos ugain pa nga ang buong bahay na inuupahan namin.
So yung mga interesado ko at solid kamisteryo na gustong matawag na kamisterific Maharlicans, pakisuyo lamang po na tignan nyo po yung ating mga perks dito sa ating channel. At kapag nagustuhan nyo po yung mga perks na yun, sana po ay huwag po kayong magdalawang isip na sumali at maging miyembro ng ating channel at matawag na Kamisterific Maharlicans. Dako naman po tayo sa ating shoutout, promotion at announcement session. Shoutout po sa ating magigiting na VIP members o yung mga tinatawag kong Kamisterific Maharlicans. At shoutout na din po sa ating first 20 lucky commenters for shoutout or promotion na sina. First 20 comments na lamang po ang aking i-acknowledge for shoutout and promotion. At di na katulad noon na halos inaabot ng 100 tao ang nasa-shoutout. Nauuwi lamang po kasi minsan sa shoutout ang video. Ang nangyayari eh, mas mahaba pa yung shoutout session kesa sa ating story o animation. At ganun pa rin po ang rule. Pakisuyong sa pinaka-updated na video or upload po tayo mag-comment for shoutout or promotion. Doon po sa nakapin na comment sa ating comment section. Napakadali lamang pong makita niyan. Open nyo lamang po ang comment section ng pinakabagong upload na story at nasa pinakaunahan po ninyo makikita yung pinned comment. Ang mga pa-shoutout na nasa pinned comment ng lumang uploads at mga pa-shoutout na wala sa pinned comment ng pinakabagong upload na video ay hindi po natin i-acknowledge. Mahirap po ang maghagilap ng mga pa-shoutout na nagkalat sa napakarami nating mga videos. Kaya mas napakadali po kung ang lahat ng pa-shoutout at promote para sa kada susunod na upload ay nasa iisang lugar lamang at sama-sama. No hassle naman po siguro kung susunod po tayo sa ating protocol for shoutout at promotion. Maraming salamat po sa pag-unawa, aking mga kamisteryos. At hanggang sa susunod na mga kwento.